Barangay Maligaya. Last time po, nagsaya tayo, nagbigo tayo. Ngayon naman po, yung mga pangako namin na angel care, bababiya po kaya kayong sipyon. Bababiya po yung servisyo, pwede nang ipiyan kaya kayo, lalo na kaya yung panahon na hindi takalma sakit. Kaya hindi nga pa kayo nito, nandito kami para maglingkuran po kayong lahat. Pero bago po tayo mag-umpisa, ako po yung saludo sa taong ito. Isang taong may paninindigan. Isang taong isinasa puso po niya ang paglilingkod sa inyong lahat ng malinis at matapat. Isang taong may prinsipyo. Isang taong talagang ramdam ko. Kada kakasabi niya, puro sa kabutihan at kasiyahan ng kanyang mga kabarangay ang hangad niya para sa inyong lahat. Kaya palakpakan po natin ang inyong kapitan, Kapitan Joel Gabonbon. At ang kanyang mga kagawad, Kagawad Ferdinand Tabarquilla, Jay De La Cruz, Ranilo Usman, Armengol Halili II, Cecilia Lupan, Mark Gillian Baltazar, at Gurley Alavera. At ang ganyang SK Chair, Christian Aaron Pascua, Barangay Secretary, Orlando Ingar, Treasurer Rodolfo Ramos, Chief Bantay Bayan. Maraming salamat sa ating mga Bantay Bayan na sumalubong sa atin. Thank you sa support ninyo, headed by your Chief Edwin Corpus, Barangay Justice Marcos Napil, Senior Citizen Head Cecilia Lukban, BHW Head Jay Magtalas, KWO Head Lisa Dimakati, Daycare Head Lourdes Perez, at syempre, ang ating school principal, kapitbahay lang natin, Doktora, Dr. Solita Madayag. At andito rin po kanina, Kapitan Junjun Cura ng Barangay Trinidad, ex-Kapitan Edgar Aguas ng Barangay Central, nandito rin po kanina, at yung iba pang mga kapitan na humingi po ng assistance para sa kanilang mga kabarangay. Magandang-magandang umaga po, kaya kayong hanpeng harikot, kapatid. Ikit tayo po, ikikatamang agawa, kikilog na ning 2.5 years. Yan pong ipamingo kami, Kenny, ikitsyem po ano ang performance ng 12-0-E. Kung ano po ang performance ng Angeles Administration. Baloy po, pera likod kapatid, puso na naman po ang mga kasinungalingan, mga teachers po, magandang-magandang umaga po. Puso na naman po ang mga kasinungalingan, puso na naman po ang mga kasiraan, puso na naman po ang pag-iimbento ng kung ano-anong fake news. Pakisabi ko mo po, sana mayag kaya kayo. Sana po, e katapadala, karantaw, mapanira mo. Ikatawa po, ikitsepo, 2.5 years performance versus 15 years na agawada. Mamalangko po kaya kayo nga, pwede po ba? Sana sagutin lang po ninyo ako. Magtatanong lang po ako, ano bang gusto natin? Ang tama o mali? Ang tama! Ano po bang gusto natin? Ang katotohanan o kasinungalingan? Ang tama! Ano po bang gusto natin? Kabutihan o kasamaan? Sinagot po ninyo lahat yan, narinig namin. Sana po itong darating na Mayo at 13, 2019, isa-isip po natin ang pinapukasan ng taong bayan. E tane puro po susugal. E tane puro po bibye, karang taong malaram, alang balong gawa ng maliman ira. Pakita mo na nila kung anong nagawa nila bago sila manira. Pakita mo na nila ang lugod pagmamahal nila sa taong bayan bago sila magsalita ng kung ano-ano yung kasinungalingan. Alam po ninyo, kami po nagtatrabaho. Kami po ginagawa namin ang lahat para makatulong sa taong bayan. Kami po ng 12-0-E na nakaharap sa inyo ngayon ng lingkod ng malinis at matapat. Kaya kahit sino po mga gumagawa ng mga kasinungalingan, kaya po namin harapin diretso sa mata. Kaya po namin sabihin at sabihin sa kanilang kwana lahat ng sinasabi nila yung kasinungalingan dahil kami po ay may ebidensya ng pawang katotohanan. May ebidensya po kami kung ano lang ang tama. Sila, puro salita, walang ebidensya. Puro salita at kasinungalingan, kapulansingan, na wala namang pinagbabasihan. Kaya ano po ba ang daladala namin? Kabutihan at magagandang programa. Makisabi ko pong mayak kaya kayo
manteng na lingkod kapatan, eta mo puro umag padala, kareng makanya na tao, makasang maglingkod para kayong balenta mo, makagunis siya kung totoo, yung kinabukasan na rin anak tamo, eta hanay mo susugal. Hanggang ngayon po, makipaglaban ko pa palengki. Hanggang ngayon po, paglaban kayo, bakit kuha tayo pa si Bahing Palengki tamo. Kasano rin na yung mga peris na rin ang nilabasan. Inyong iway po, ikuha tayo po, kaya pasalamat po kung maragong kayo yung muda ni ating Gino. Eh, nakataro po kayo paborin. Paluin po, pasensyo ka na kayo magulit, at yung ka tayo kayo katotohanan. Nandun po tayo sa kabutihan, inyong muda ni ating Gino, makapatuloy ang kaya tamo. Kaya tayo mga paborin. Dinamik na rin inyuniway kaya katapo. Nang muling sabihan na nini, 2.5 years kaya mong may ibakbakan. Hindi po January, ikuha tayo inyuniway. Hindi muling sabihan na niyan, 2.5 billion to 3 billion ang halaga ng property na ibalik sa city government of Tarna. Sino makikinabang dyan? Kayo po, taong bayan po, mga anak po natin, kinabukasan ng city government of Tarlac at may ebidensya po kami, cheque, kung magkano nilang pinagpili ang uniwide na yan. Kawaw po ng mga abogado natin ang cheque niyan. Kaya bago sila maninira, dahan-dahan sila. Sapagkat kami po, dokumentado lahat ang galaw natin. Pati ang gamot na yan na sinisiraan po nila, huwag po kayong maniniwala. Ang mga gamot na yan, bago po natin mabili, meron pong nilalabas ang DOH. DOH na nakalagay doon kung magkano walang pwedeng bilhin ang gamot. Hindi ka pwedeng tataas doon. Susunod ka o bababa ka pa. Tapos sasabihin nila, overpriced yung gamot. Abay, Diyos ko, nilabot naman sana sila. Dahil ayaw nilang matuloy ang libre pong tika para sa taong bayan, ginagawa na kung ano-anong insyon kasi nungalingan. Di mo ba? Tayo, kung ano lang ang para sa ating mga kababayan, kung nanganda kayo po, gusto ba nang ituloy-tuloy natin ang pamimigay natin ng Living School Bag with Complete School Supplies sa lahat ng anak natin? Kung gusto po ninyo yan, sana po, mabigyan kami ng pagkakataon 12-0. Sabi nila, overpriced daw yung aming mga school supplies. Magsasalita na po ko, once and for all. Baka balikan ko sila ng libel, demanda ko pa sila. Tignan muna nila kung saan nila kinukuha yung figure na 85 million. Hindi po totoo yun. Yun po ay sa loob ng 2 taon. Bawat taon po, 43,000 ang pinamimigay natin kompletong school bag with school supplies. Tingnan na lang po niyo yung mga pinamigay nila. 1,000. Sa 1,000, anong laman? 1 notebook, 1 pad paper, at 1 lapis. Tingnan niyo ang laman ng mga school bag na pinamimigay natin. Kompleto po. May art paper, may scissors, may crayola, may coloring book. Meron po yung page. Kompleto po. May spelling booklet, 10 notebook, may pad paper, may art paper. Lahat po yan. May ruler. Binibigay natin ng kompleto. Kaya huwag nilang ikukumpara yung nakaraan sa ngayon. Yung nakaraan, alam naman po natin ang laman ng school bag nila, 3 piraso. Yung ngayon po, alam naman natin ang laman ng mga pinamibigay namin school bag. Tanong po kayo muli, gusto ba nang ituloy pa natin ito taon-taon? Pangalawa po, sabi nila yung aming mga gamot. Sinabi nila, paano magiging overpriced yan? Meron po tayong DOH, regulated price na sinusunod. Hindi po tayo pwedeng magtaas. Guided po tayo ng COA. Anong sinabi ng COA niyang nilabasan? Nakalke po natanggapan ang asiran laban kaya kayo tungkol ka rin manulo. Pwede kaya po mamilang, inspectionin po namin. Go ahead, sabi ko sa COA. At one Domingo, mamilang lang po, body for body. Kaya ba't na rin 2 weeks na ang sabi na rin COA? O Mayor, ating tamo pong problema. Namin problema, 8 sobraya po yung panulo yun kesa kenseli yung panulo. Aba, eto na muna, sobraya yung panulo tamo. Di ba kayo nung kulitin panulo? Pagkulang ang gamot, ibig sabihin goes delivery. Sa atin, sumusobra pa yung gamot, ang laman ng bodega natin. Dahil hindi po tayo namumurakot. Dahil kada 5 kahon, may sobra lagi libreng 1 kahon. Pati yung libre, pinapasok natin sa loob ng bodega.
Ibig ko sabihin, hindi sana ako magsasalita ng ganito. One and ten, honeymoon ko, katat. Paubaya na lang po ninyo. Talagang makit-it ko po, patsya makaramdam kong kasiran. Sana manira lang katotohanan po. Katotohanan lang. Sabi nila, takot daw ako makipagdibate sa katunggali ko. Hindi po ko natatakot. Kahit sa anong debate, aharapin ko siya. Kaya lang gusto ko, yung hindi naman sayang ang laway ko, yung hindi naman sayang ang talino ko, eh nakita mo yung huling debate niya. Anong nangyari? No 2013, kalaban niya si Marco Mendoza. In English lang yung tanong, hindi pa niya mapaliwanag. Pinahuling pa ako sa TSU. Bakit Tagalog? Hindi ko maintindihan para maintindihan ng taong bayan. Yan ba yung kalaban ko sa debate? English lang hindi maintindihan. Kailangan pang nagalugin para sa kanya. Eh sayang lang ang laway ko. Kung ang kadibate ko, English lang, hindi makapagsalita. Bigyan naman ako ng katapat na kadibate na angkop sa talino at galing natin sa pakikipagbigay. Dahil sumosobra na po, sosobrano mo po kalaraman, sosobrano mo rin balungos na. Christy Aguilas, hindi po marunong manira. Kaya lang, pinupulak na nila ako sa punto kailangan ko ng magsalita. Pinupulak na nila ako sa punto pinagagalit na nila tayo. Sana katotohanan lang. Katotohanan at bawang katotohanan lang ang gusto natin. Kabutihan ang gusto natin manaig. Kaya kailangan ko kapirahan. Umaapila po kami sa inyong lahat. Umaapila kami na sana huwag tayong padadala sa mga fake news maker, sa mga taong magaling magbuhol-buhol gumawa ng kasinungalingan, sa mga taong magaling mambola. E na, umupo sila ng 15 years. Nagawa ba nila yung nagagawa namin ito ngayon para sa inyo? Sa kumilyo ko, nagawa ba nila 15 years? Yung nagawa namin para sa ating mga kababayan, hindi nila nagawa. Pagkatapos ngayon, at lalakas ng loob nilang nagsagawa ng mga buhol-buhol na kasinungalingan. Doon lang po tayo sa katotohanan. Huwag po sa kasinungalingan. Doon lang po tayo sa kabutihan. Huwag po sa kasamaan. Doon lang po tayo sa totoo. Huwag po sa mali. Ako sabi ko po ngayon, inigundatan na 2019, May 13, pakasuliyan talang Maya Preng Iluklok Tabo. Pakalawi at tala nung yapin na rin karapat dapat ang pagkatiwalan tamo kay Mbono tamo. Po tayapin no na naman din rin mamasali kay karapatan na rin bawat may malin kay nigin kay katamong sudan. Kaya hindi na ba kayo ni? Pakilala ko lang po kaya kayo rin lahat ng ping. Mabilisan lang po, sila po ang tutulong sa atin. Ito po yung mga sumok na nagpumulong sa atin nung panahon na tayo nakalaban hanggang ngayon po sa pagbababa ng programa. Sila po ang tumutulong natin. At dito po, Vice Mayor Aro Mendoza. Baka gusto mo mag-meet and greet, Vice? Opo, maraming salamat po. Una po sa lahat, magandang umaga po sa inyo lahat, mga